Hi guys! Welcome and welcome back sa aking channel. This is Donna again. And for today's video, mga mare, ay magsishare na naman ako sa inyo ng isa na namang summer pang negosyo recipe na madaling gawin sa maliit na puhunan lang. So tara na guys, huwag na nating patagalin at umpisahan na natin. Dito po sa ating kaserola ay maglalagay lang tayo ng 1 liter ng tubig. And then, maglalagay po tayo dito ng isang sachet na plain lang or yung ating white gulaman. At kaya po white gulaman or plain gulaman yung ginamit ko dito ay dalawa na po yung gagawin kong kulay na gulaman. Pero kung marami po kayong gagawin na gulaman ay pwede na rin kayong gumamit nung may kulay na or may flavor na gulaman. Tapos ay i-mix lang po natin yung mabuti para ma-dissolve yung nilagay natin dito na gulaman. And to make sure po na wala nang buo-buo, tapos ay tatakpan po muna natin ito at hintayin natin hanggang sa kumulo. At kapag nga po kumukulo na ay imimix lang natin yan ng bahagya, tapos ay saka ko po ito itatransfer sa dalawang bowl. At ganito nga po yung ginagawa ko, dito po sa kabilang bowl ay maglalagay ako ng red na food color. And then, i-mix lang po natin yung mabuti para ma-incorporate yung inilagay natin dito na food color. Tapos, sa kabila naman po ay maglalagay ako ng buko pandan na food color. Tapos, ay i-mix lang din po natin yung mabuti at isi-set aside natin yan hanggang sa mag-set. Saka po natin i-slice sa maliliit. At after po nating maluto itong ating mga gulaman, ang next naman ay mag-a-assemble na tayo. Maglalagay po muna tayo ng tag 1 tablespoon ng sago dito sa ating mga cups. At pwede po kayong gumamit dito ng ibang kulay ng sago na gusto nyo. And then naglagay lang po ako ng konting gulaman, yung green na gulaman. At after nun ay naglagay na po ako ng crushed ice. At after naman po nating maglagay ng ating crushed ice, ay maglalagay na tayo dito ng gatas. Itong gamit ko po na gatas ay custard milk. At kaya po hindi na ako naglagay dito ng asukal dahil matamis na po itong ating gatas. And kung gusto nyo pong malaman yung ating recipe para sa ating custard milk, panoorin nyo lang po sa aking videos. At nandun po yung ating recipe ng leche flan kasama po ang ating custard milk. Pero optional lang naman po ang paglalagay ng custard milk. Pwede po kayong gumamit dito ng evaporated milk. Tapos ay maglagay na lang po kayo ng 1 tablespoon ng sugar or depende po kung gaano karami yung gusto nyong ilagay na asukal or kung gaano katamis ang gusto nyo sa inyong gulaman halo-halo. And then para naman sa ating toppings ay maglalagay lang ako ng red na sago at maglalagay din po ako ng red na gulaman. Again, pwede po kayong gumamit ng ibang kulay ng gulaman o sago, depende po sa gusto nyo. At ayan mga mare, ganun lang po kadali at meron na tayong gulaman halo-halo. Ganito naman po yung itsura nitong ating gulaman halo-halo kapag po na-mix na natin yan. So hanggang dito na lang mga mare, sana po nagustuhan nyo ang ating pang negosyo recipe for today. And thank you so much for watching, salamat kakabsat and see you again on my next video. God bless!